Babala naman ang pag-asa, maalinsang ang panahon sa salubong sa mga learner na magbabalik eskwela sa August 29. Yan ang tinutukan live ni Joanne Punsoy. Joanne? Chris, matapos ang baha, malinsang ang panahon naman ang balakid ng mga magbabalik eskwela. Literal daw na tagos sa buto ang mainit na panahon na nararamdaman sa Dagupan City. Ganito rin ang posibleng maranasan ng mga magbabalik eskwela sa August 29 ayon sa PAGASA. Kaya todo bantay ang mga magulang sa kalusugan ng kanilang anak habang papalapit ang pasukan. Pag pinapawisan, may tawal po na dala lagi, tapos tubig po na sobrang init. Bukod sa pagsasaayos ng mga kagamitan sa paaralan, kabilang din sa binibigyang pansin sa Brigada Eskwela ang maintenance sa mga ventilador. Dalawang stand fan, dalawang ceiling fan at tatlong wall fan ng grade 1 classroom na ito sa West Central 1 Elementary School. Bukod dito, meron pa itong dalawang aircon. Matindi raw kasi ang naranasang heat index noong nakarang school year. Minsan po sinuswitch din namin ang ating aircon, itong wing na ito, kasi ito may kanya-kanya silang aircon man. So pag talagang pinapaswitch din namin. Pero hindi namin pinapaswitch na everyday kasi nga yung consumption din ng electricity, baka hindi po kayanin ng ating MOOE. Gaya noong nakarang school year na mataas ang heat index, posibleng magpatupad ng blended learning ang DepEd. Sa West Central 1 Elementary School, modular distance learning ang ipinatupad. Noong nakaraang school year, ilang mga learner ang nagkasakit dahil sa mainit na panahon. Ilan nga ang naitala ay ang pananakit ng ulo, itong pagkahilo at even nga itong experience ng nose bleeding. Kaya naman nagpatupad ng half day class at saka blended learning. Hindi naman compulsory ang pagsasuot ng uniform sa mga magbabalik eskwela. Kaya naman importante raw na presentable at komportable itong isusuot ng mga learner nang sa ganun nga ay maiwasan itong matinding init ng panahon. Posible rin na lingguhan o weekly nga itong changes sa adjustment ng learning strategy, depende yan sa heat index. Chris. Maraming salamat, Joanne Punsoy.